Magandang araw mga ka-adventures. Kumuha ako ng lisensya sa RTO Imus at ito ang mga dinaanan kong proseso. Sa mga hindi pa nakakaalam, dito na ang bagong district office ng RTO Imus dito sa Barangay Malagasang along Open Canal Road. Hindi na siya sa dati nilang office na malapit sa Aguinaldo Highway. So kung pupunta kayo dito sa RTO Imus, sumakay lang kayo ng biyahe na dadaan sa Imus District. Pagbaba sa Imus District, sa tapat nun, bandang right side ng flyover ay may terminal ng mga tricycle. Sabihin nyo lang sa driver ay sa RTO Imus kayo ay buha. Pagdating nyo dito sa LTO office, punta lang kayo sa guard at ipakita yung mga requirements nyo. Tapos, i-guide niya kayo na pumunta sa window A. Pagdating nyo sa window A, ibibigay nyo yung mga requirements nyo para ma-check nila. Saka kabibigyan ng number stop na may nakalagay with exam. Ibig sabihin nun, kailangan nyo mag-written exam. Tapos, pipila kayo sa cashier's window para magbayad ng 100 pesos para sa application fee. Pagkatapos yung magbayad ng application fee, pipila kayo sa window number 3 para sa picture taking. After nyo mapicturean at saka mag-signature, antayin nyo lang tawagin yung pangalan nyo para umakyat sa second floor para sa written exam. Pagkatapos ng written exam, kung papasa kayo, after nun ay bibigyan kayo ng practical exam. May bayad nga pala ang rental ng sasakyan, 150 para sa motorcycle at 250 para sa 4 wheels. Kung may dala kang sarili mong sasakyan, wala ka nang babayaran na rental, diretso ka na sa practical exam. Since ako wala akong dalang sarili sasakyan, kailangan kong magbayad ng 150 at saka 250 para sa practical exam kasi motorcycle at saka 4 wheels ang kukunin kong restriction code. Dito, binibigyan ako ng instruction ng aking evaluator. Ang unahin kong i-practical exam ay ang manual motorcycle. Yan, dito tinatanong niya na ako kung ano yung mga dapat i-check bago paandarin ang motor. Yan, kailangan niyo tandaan yung mga tinuro sa inyo sa PGC niyo kung ano yung mga dapat i-check. Tulad ng mga gulong, ng ilaw, busina, signal lights, yun. Kailangan nyong ma-check yun para isa yun sa mga points na para makapasa kayo. Tsaka tandaan nyo rin yung mga ano, safety gears, lalo-lalo na yung helmet. Importante yung helmet kasi pwede kayong, once na wala kayong helmet, automatic bagsak na yung exam nyo dyan. Yan, yan na. Nag-uumpisa na siya mag-evaluate sa akin. Yan, check mo kung naka-neutral bago mo paandarin yung motor. Yan, pinacheck yung mga signal lights. Yan, ang instruction na sa akin is iikot lang ako dito sa compound ng LTO. Bali, ang kinuha ko palang exam is para sa manual na motorcycle. Dito naman, kahit hindi mo bilisan yung paandar, basta safe yung takbo mo, papasa ka naman.
Bali dito, pinaikot niya uli ako kasi akala niya hindi ako nag-third gear. Kasi parang napansin niya, first and second gear lang ako. So, inulit ko yung ikot ko. Yan. Pagkatapos naman, sa manual sedan naman ako nag-practical exam. Ganun din ng ano yan. Kung ano yung tinuro sa PDC nyo ng four wheels, yun lang din mga itatanong dyan, mga basic lang. Tapos iikot lang uli kayo sa compound. Yan, dapat kumpleto yung ano yun dyan, yung signal light nyo. Pag niliko kayo, dapat naka-signal light kayo. Kasi yun ang tinitignan din ng evaluator. Yan, bago kayo lumiko sa kaliwa, kailangan naka-signal light na kayo. Yan, madali lang naman yung practical exam nila, hindi siya yung nakakatakot na exam. Kasi iikot ka lang naman, hindi mo naman kailangan mabilis ang takbo. Dapat lang sinusunod mo yung mga traffic rules. Yan, isang ikot lang ako dito. Naipas ako naman yung practical exam ng para sa motor at sa 4 wheels. Kaya susunod kong step ay babalik ako sa cashier para magbayad ng 585 para sa driver's license. Pagkatapos mo magbayad ng 585, mag-aantay ka lang uli na tawagin yung pangalan mo para sa releasing ng license. Nakuha ko na dito yung lisensya ko. Dahil wala pang available na plastic card, papel pa lang na lisensya yung binigay sa akin, temporary license. Mabilis naman naging proseso ng pagkuha ko ng lisensya. Dumating kami ng LTO office na 8:45, natapos kami mga bandang 11:30 na rin. Kaya bago kami umuwi, dumaan na lang muna kami dito sa canteen na malapit dito sa LTO, sa may tapat lang ng office. Hindi rin naging mahirap para sa akin yung pagkuha ng lisensya from application sa hanggang sa practical exam, hanggang sa makuha ko yung lisensya. Kasi hindi naman ganun kahirap yung naging proseso nila, mabilis yung transactions. Marami lang talaga kumukuha kaya minsan medyo bumabagal yung pila. Pero so far, maganda yung procedure nila. Hanggang dito na lang muna ang video natin mga ka-adventures. Sa mga kukuha pa lang ng lisensya, good luck at sana makatulong ang video nito para magka-idea kayo kung ano ang gagawin sa loob. Hanggang sa muling video mga ka-adventures, huwag niyong kalimutan mag-comment, subscribe, and like sa ating mga videos. Maraming salamat!